Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, quick video lang tayo sa market, ano? Unahin natin kay Bitcoin. Okay, nasa naman tayo kay Bitcoin? Okay. Okay. Start tayo. Okay, so meron tayo ngayong range. Okay, meron tayo ngayong range. Which is, range high natin ay 58,000 at range low natin is 55,000. So, yun yung nagsisilbi nating range, no? Ngayon, nagkaroon tayo ng reclaim sa range, no? So, which is possibly, usually, or possibly, ganito gawin yan, i-test yung range low, okay? And then, mag-pimpong yung price, no? Pwedeng ganun. Okay, makinig ka, no? Okay, so, bullish ba ako? Ano? Bullish. Ngayon, ang kailangan mo malaman, anong entry point mo? Yun yung pinakamahalaga, eh. Kung ikaw ay futures trader, kailangan mo malaman yung entry point. Paano ka papasok sa ganitong klaseng trade? Okay, so ganito. Paano mo kukumputin yung RR mo? O yung risk-reward ratio mo? Okay, ganito ha. Intraweek to, no? So, nasa 4 hours tayo. So, ngayon, bullish ka ba o bearish trader supremo? Bullish, syempre. Bullish. Okay, so ano dito? Ano yung nakikita mo dito? Okay, anong sign yung ginagawa ko? Sign of money or liquidity. Okay? So, yan po ay liquidity. Pera. Pera na nasa market. Ngayon, meron tayo ditong range low, meron range high na hindi nag-hold. So, ngayon, ito ay nagsisilbi na resistance. Ano meron dyan? Liquidity. Okay? Liquidity. So, ano ngayon meron dyan? Pera. Okay? Ngayon, ang kailangan nating malaman, saan yung reversal area? Okay? Malinaw, no? Reversal area. Ngayon, dalawa approach. Ngayon, ganito. So, ito ay nagsisilbing range low, no? Pero, nabasag, nagkaroon ng acceptance below, malalim, no? Hindi ganyan yung reversal point na gusto kong mangyari. Ang reversal point, usually, sweep lang. O kaya, merong pin bar, okay? Or, ganitong pattern. Ito. Hindi ganito. Kasi ganito ay usually, retracement pattern. So, ganito yung nakikita ko. At ganito yung nakikita kong logical na mangyari. So, meron tayo ditong liquidity. So, possible, take out yung dalawa na yan, sweep, then reclaim. Okay? Yun, mas ganado ako dun pumasok. Yung reclaim, dyan yung entry mo. So, bantayan mo dito, or dito, no? 54,000 area. Bantayan mo buti kasi mag-sweep yan. Sabihin natin 52, 51 area, mag-sweep yan. Pagka-sweep, hintayin mo mag-reclaim, pumasok ulit sa range, enter long. Once mag-enter ka ng long, yung andito, syempre, mag-out. Mag-out to eh. Kasi naka-short to eh. Mag-out yan. Pag nag-out yan, pressure dito, galing sa longs plus yung buy order. Bakit? Ano ba yung stop loss ng sell order? Diba buy order yon? Okay? Kaya ang tawag sa kanya ay buy side liquidity. So, mangyari yan, itong, diba, sell order to. So, ang stop loss niya ay buy order. So, may buy order dito, may buy order dito, may buy order dito, may buy order dito, may buy order dito. Pag yan tinamaan lahat, ano mangyayari sa price? Mabilis. O kaya, magsisialisan to, magsisitanggalan to ng stop loss. Pag tinanggal nila yung stop loss nila, ano mangyayari? Buy order. So, aangat yung price ng mabilis. Kaya, pansin ninyo, kapag ka yung price, pababa, at tinatry mong ilong, tapos lagi kang talo. Pero once na, mag-reverse, ang bilis, hindi mo mahabol. Dahil yan, sa ganitong engineering ng liquidity. Basic market and limit order concept. Ganun lang kasimple. Yun lang po yung ano nun. Yun lang yung concept to dun. Okay? Make sense? Ulitin ko. March 2023, tinuro ko na to. Hindi gagalaw yung market nang walang force, closing, at opening ng positions. Kailangan may force, closing. Nakita mo dito? Naobliga sila mag-close. Kaya, ma-open yung mga buy order sa mangyari, aangat yung price. Okay? Ganun mag-generate ng liquidity. No? Okay? So dito, kuha mo yung bottom,
invalidation mo manifest, ano, pag invalidation mo manifest, ano mangyayari? Manifest yung stop loss mo. Pag manifest yung stop loss mo, mangyayari, mataas yung reward ratio. For example, nakapasok ka dito. Stop loss mo sa invalidation. Ay, shit. Sa invalidation. Nakapasok ka dito, stop loss mo invalidation. Target mo, new all-time high. That's above 7:1. Unlike, nilagay ka ng stop loss dito, pumasok ka sa breakout, that's 1:1, no? Or, iangat mo stop loss mo, pwede mo naman iangat stop loss mo, 2:1, gusto mo manifest na manifest stop loss, pero sa breakout, which is non-logical, o hindi logical, medyo engot na paraan, 2:1. Wala. Doesn't make sense, no? Wala. Kahit na saan mo dalhin, lugi ka. Lugi ka. Ngayon, ganito. Pwede ka rin kumita doon. Okay. Paanong paraan? Halimbawa, malaki yung account mo. For example, your account is ranging from $10,000 to $20,000. So, yun, ah. So, for example, yun yung pera mo. Pwede. Tapos, lagi kang 5X. Ganun naman yung style nyo. So, pwedeng ganun yung gawin mo. Tapos, ride the trend pag paakyat na. Ngayon, kapag ka nag-grow ka ng account, for example, account mo is around $100 to $500. That doesn't make sense. That doesn't make sense. At all. At all. Bakit? Hindi ka grow yung account mo doon. 2:1. Wala. Di pag natalo ko ng isa, balik-balik na yun. Make sense? Make sense, no? Matalo ka ng dalawa, balik na agad sa taya. Paano pag nag-lose streak ka? Wala na. Paano mag-profit? Wala. Huwag niyo yung gayahin na yung style na ganun. Kasi hindi pwede yun sa maliit yung account. Kaya nga nagpo-focus sila kung paano sila kikita sa market sa crypto space sa mga inyo . Para meron silang pangtaya. Kasi ganun yung style nila. Ngayon, try mo sila ng small account. Doon mo makikita kung kaya nila yung gawin. No? Pero ikaw, as a trader, sa nakikinig sa akin, alam ko naman kung nakikinig kayo sa akin, ibig sabihin, gusto mo matuto. Ngayon, kailangan mong gawin yun. Okay? Make sense? Make sense. No? Pero, syempre, hindi naman siguro makikinig sa akin yung magaling na, no? Tsaka kumikita na ng malaki. Kaya hindi ito para sa inyo. Para to sa mga nagsisimula. Hindi mag-grow account nyo kung gano'n gagawin yung style. Hintayin mo mag-breakout, tapos maglalagay ka ng stop loss na wala sa hulog. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa, dito pumasok, maglalagay ka ng stop loss dito, hindi mo kukompute yung position size . Tataasan mo, 2:1 lang . Tataasan mo yan, sasagad mo yan. For example, may 10,000 ka, lalagyan mo ng 5X, ay, hindi na ako maliliquid dito kasi 5X naman. Tapos ganyan yung itsura. Mahirap. Kailangan, ang trade, kapag nagpapa-level ka, kapag nagpapataas ka ng account, dapat at least 3:1 or 5:1. No? Ngayon, ma-achieve mo lang yan kung manipis yung stop loss. Hindi mo siya ma-achieve na hindi manipis yung stop loss mo. Maniwala ka. Hindi mo ma-achieve yun na hindi manipis yung stop loss mo. So, kailangan mo malaman kung paano pumasok gamit yung range. No? Hindi kung kailangan ka mag-breakout. Ngayon, siyempre, there are a lot of ways to make money. At mahirap yun i-argue. No. Ito ay para lang sa mga nakikinig sa akin at gusto talagang matutunan yung paano yung style na ginagawa ko, no? Yun, no? Yun yung kay Bitcoin, dalawa lang, no? 58K tapos 55K. Ngayon, yung price trading below POC, no? O range high. Nagtitrade siya below range high . Range high, then range low. So possible, test tong range low or ang gusto ko kasi mangyari, ito talaga. Kunin to, sweep, then reclaim, then magsisimula yung pump, no? So yun yung nakikita kong pinakamagandang scenario sa lahat. So yun yung head tsaka shoulders, yan, pump, no? So yun yung mangyayari dyan. So yun yung tinatawag nila head and shoulders ng mga retails, no? So retailers din naman tayo, no? Kumbaga, yung tawag nila sa pattern na yun, retail kasi tawag sa pattern na yun . Yung mga pattern na yun, retail pattern po kasi ang tawag doon, no? Hindi ko sinasabing ano ko, ah.
retail pattern po ang tawag doon, no? Yan. Pero kapag yung price ang ginawa, for example, ito yung range low. Yan, nag-reclaim, nag-trade above dito. So possible ito yung range low, ito yung deviation, ito yung range low. Pasok ka dito, lagay ka ng invalidation dito sa area, manipis yung stop loss mo, dire-diretso yan, no? Okay? So mas ganun yung kailangan mo lang makita. Dalawang scenario lang, okay? Pero leaning ako dito sa ganitong klaseng price action. Ito una. Pero kung hindi gawin, susundin natin to. Wala tayong magagawa, no? Okay. So, make sense? Make sense, no? Okay, next tayo. Ethereum. Ethereum tayo, Ethereum. Tatlo lang muna, no? Ethereum din, Solana din. Altcoin tayo sa next video. So, meron tayo same. Same lang kay Bitcoin. May tayong pera. Okay. Meron tayong pera. May pera. 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 So, liquidity areas ngayon yan. So, ang kailangan natin is spot kung nasaan yung reversal point. So, ngayon, nakita mo to. Support. Tapos, sobrang lalim na dump. Reversal ba yung ganyan? Hindi o, no? So, ang kailangan natin makita, mag-sweep to, and then reclaim. So mas maganda yung ganun. Kasi magki-create yan ng liquidity muna dito. Dito, tapos dito. Yeah. Tapos sweep, yun yung magki-create ng ganitong price action, no? O yung tinatawag nating range low, deviation reclaim. O yung head and shoulder na tinatawag ng retail patterns, no? Yung retail patterns na tinatawag ng karamihan, no? Yan, yun yung nakikita ko. So bantay ka lang 2-8 tapos ngayon, pwede mo naman, kapag kaganto ginawa ng market, nag-reclaim na dito, no? Ito, nag-act as a support. Pasok ka na dito. Lagay ka ng invalidation below ditong POC na to. Yan, no? Then, pump. Yun. Yun lang kasimple. Kaya hindi ako nag-update kasi wala naman ako i-update. Hinihintay ko mag-range at makita yung sweep. Okay? O makita yung generating ng liquidity. So, walang generating ng liquidity, mahihirapan ako pasok. No? So tandaan niyo po 'yan, no? So, 'yan. So malinaw yung ano, yung model. May model tayo, 'di ba? Nakikita niyo naman yung model. So meron lang tayong hinihintay. Wala sa area na 'yon, hindi tayo papasok. No? 'Yon. So meron tayong Solana. Tingnan natin Solana. Solana. Yung Solana medyo ano, nag-aalangan ako. Nag-aalangan ako hindi dahil bearish siya. Nag-aalangan ako kasi ang medyo madugyot na yung RR. What do you mean madugyot? Tingnan mo to, ah. Yan. Okay, so ito yung mga pera diyan eh, 'di ba? Yan. Yan. So, meron tayong range high and then meron tayong range low. So, nakita mo, every time na magbabounce, kakaroon tayong upside potential o upside move, no? Move. Ngayon, ang nangyari kasi, nag-create siya ng equal lows dito. Yun yung concerning sa akin. Kung ito, sinweep niya to ng medyo malalim, nag-reclaim, mas gusto ko yun. Pero, ang nangyari, nag-create siya ng equal lows, which is liquidity, mas matigas pa, no? Kumbaga, meron pera dito, dinagdagan mo pa. Kasi hindi ka naman ma-stop out ng ganyang klaseng price action, eh. Kailangan para ma-stop out ka, sweep, no? Eh, kaso hindi man sweep yan, eh. Equal loss yan, nagdagan pa yung pera, eh. So, ngayon, iniisip ko, baka magkaroon siya ng sweep, tsaka yan. So, yun yung tawag nilang head and shoulder pattern o range low deviation reclaim, which is supremo range system, no? Which is supremo range fundamentals. Yan. Tapos, liquidity, kaya yung price mabilis bumulusok pataas. Okay? Make sense? Make sense, ano? Yun lang na may mahalaga muna. Yung altcoins, repasuhin natin sa mga susunod na video kasi mahirap siyang i-upload. Tsaka, mahirapan kayong panoorin pag mahaba. Okay, so bukas or mamaya, mag-upload naman ako about altcoins na binabantayan ko. Pero for now, kailangan lang natin makita yung liquidity, sweep, o kailangan natin hintayin mag-generate ng liquidity muna and then malaman natin kung saan talaga papunta yung price.
Yun lang muna mga idol, no? At sa mga wala pa exchange, okay? Download nyo lang pa exchange sa baba ng description nitong YouTube, and then subscribe tsaka ano lang, like lang kayo ganyan. Tapos comment kayo kung meron kayong tanong, baka masagot ko. Then follow nyo rin ako sa Facebook para kung sakali may tanong ka, message mo ako, no? So yun lang, kasi mas makasagot ako doon kaysa sa YouTube, no? So yun lang mga tol, no? Mervin Santos pala, tapos may blue badge, no? So yun lang mga idol, God bless.